Pag-uusapan natin kung ano ang mga bagong requirements para makauwi ka kung galing ka ng Maynila at gusto mong umuwi sa probinsya mo. So, bakit ko ba nalaman kung ano ang mga requirements na dapat mong kunin, dapat mong gawin para makabalik ka sa o para makauwi ka sa probinsya mo? Kasi ang asawa ko galing siya ng Maynila. And then, sad to say, nag-report siya sa opisina, pero hindi pa pala siya naka-line up. So, ang nangyari, nag-stay siya ng mga 1 week sa Maynila, tapos nag-decision kami na pauwiin na lang siya kasi delikado, at the same time, wala na kaming pera, para pang tustos sa hotel. Kasi ang hotel na nandun siya sa isang hotel which is nasa 1,000 plus yung bayad every day. Plus iba pa yung pagkain mo. So, ang ginawa namin, pinauwi namin siya para naman pag tinawagan siya ng opisina niya, meron pa siyang perang babaunin, diba? So, para malaman nyo kung ano ang mga requirements, ano ang gagawin, please stand by. Tumutok lang, tapusin nyo ang video para malaman nyo kung ano ang mga dapat gawin at para hindi tayo maiwan sa biyahe. Number 1, acceptance letter. First thing to do, kumuha ka ng acceptance letter sa LGU kung saan ka uuwi. Relatives, asawa o anak ang pwedeng mag-process o kumuha ng acceptance letter para sa'yo. Number 2, check schedule ng flight, barko o sasakyan mo pa-uwi. Strictly 2 days allowable lang ang tatanggapin ng airline about sa rapid test result nyo. Kung lumagpas ka man ng isang araw, itry mo na lang makiusap. Kukontak sila sa lugar na uuwian mo kung tatanggapin ka ba o hindi. Nakadepende na yon sa lugar na uuwian mo. Number 3, Barangay Hall. Pumunta ka sa pinakamalapit na barangay hall sa lugar nyo. Isulat nyo na rin ang flight details nyo o ang sasakyan nyo pa uwi. Before kanila bibigyan ng certificate, kailangan mo munang magpa-rapid test. Ang maagang pagpapa-rapid test ay may disadvantage. Oo, nagpa-rapid test ka nga at negative ang resulta. Pero delay ka sa pagpa-process mo ng requirements at umabot ng 3 to 5 days. Hindi ka na pwedeng makasakay ng eroplano kahit pa kumpleto ka sa requirements mo. Bakit? Kasi yun ang patakaran nila. Pwede kang mahawa ng virus within 5 days kaya makikipag-ugnayan pa sila sa LGU nyo kung pagbibigyan ka ba o hindi. So dapat matapos mo agad ang requirements mo within that day. Pumunta sa medical center or hospital para magpa-rapid test. Mas maganda pag private para wala masyadong tao. Ang bayad naman ay aabot ng 1,000 pataas. Panghuli, police station. Dapat before kayo pumunta ng police station, may photocopy na kayo ng rapid test at barangay certificate para mapadali kayo kasi mahaba ang pila. Ipakita mo na rin ang acceptance letter mo. Pwede mo rin i-print. Isulat sa likod ng nakaprint na papel ang name ng susundo sa inyo at cellphone number at address ng LGU at isubmit. Mag-antay na mabigyan ng travel authority. So that's all mga kwander. I hope na may natutunan kayo sa another video ko. If may suggestions kayo, feel free to comment. Wala naman siguro, mabinisaya na ko. So that's all mga kwander. I hope na mo-subscribe mo sa akong YouTube channel, Indining Wanderer. And support me by watching all my videos. Bye-bye!